Maligayang pagbabalik sa inyo mga ani na lang. So good day, it's a brand new day, it's a special day na naman. Ngayong araw na to. Kasi meron akong ipapakita sa inyong add-in sa PowerPoint, guys. This is very useful lalo na sa mga estudyante or sa mga negosyante, no, sa mga businessman na makagawa ng mga presentations and kung ano-ano pa. Kahit mga elementary, kahit itong gamitin, guys, in a matter of ilang steps lang. No? Ganun lang kadali. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this, yo! Okay, so in this video, guys, I'm going to use PowerPoint 2016. So, alam ko pwede siya sa iba pang version. 2007, I don't think kung sa 2007, pwede pa siya. 2010, yan. 2013, 16, tapos yung 2019. So, ngayon, gawa tayo ng blank presentation. So, kung mapapansin nyo itong design tool, wala to talaga. Okay? Kasama na to doon sa iSlide na i-discuss ko sa inyo ngayon. So, close ko muna to para para makita nyo siya mamaya. Yung usual na PowerPoint na software is home tapos insert. So, ito na siya. Dinownload ko na kasi siya, guys. So, mamaya, ituturo ko sa inyo paano siya i-download. So, ngayon, iSlide. Ito na siya. Para saan ba si iSlide? Ano ba si iSlide? iSlide, guys, is a add-in sa isang PowerPoint, MS or WPS na PowerPoint. So, itong iSlide na to is isang add-in kung saan sa word na add. Nagbibigay siya ng additional settings or iba pang pwedeng gawin sa PowerPoint. Start tayo sa design layout. So, I'm going to insert muna ng basic shape. Ayan. Tapos, balik tayo ng iSlide. So, under design layout, marami tayong makikita dito sa design layout. So, meron tayong matrix layout, matrix crop. So, unahin natin si matrix layout. Para saan ba siya? Gumagawa siya ng another duplicate sa object na sinelect mo. So, for example, itong rectangle na to, horizontal gagawin ko siyang 4. Yan. Tapos, vertical, gawa tayo ng 3. Ayan, para magkasya. Horizontal spacing and vertical. So, from the word itself, gagawa siya ng space. Okay? Then, dito, gawin ko nga ng 3 to. Yan. Then, dito, gawin natin 120 ulit. As you can see, guys, in the matter of how many seconds lang, nakagawa tayo ng ganitong layout na hindi mo siya magagawa sa normal. Okay? Sa normal procedure. So, ito, makikita nyo is... Although meron naman siyang mga kung makikita niyo yung mga guidelines. Meron naman tayong guidelines dito sa PowerPoint, kaya lang syempre mas mabilis ito. Okay? So sa shape lang ba siya pwede? Hindi. Pati sa picture, guys, pwede siya. So kung gagawin mo tong background ng mga text mo, pwede siya. Ang bilis, 'di ba? 3 seconds nagawa ko na siya, 3 seconds. Nabilang mo agad. 'Yon, pwede na tayo mag-insert ng text. Ganun siya ka-convenient. Ngayon, meron tayong tinatawag na matrix crop. Ito naman, guys, balik natin. Si matrix crop naman, yung mismong picture. Like, for example, ito. Ika-cut natin siya into apply. Ayan. See? Sa normal na procedure, guys, hindi natin 'to magagawa ng basta-basta. And one thing pa doon, even sila, no? Magkakaparehas yung mga spacings. So ganun ka-powerful yung iSlide add-in natin. Okay? Gets nyo ba? Alright ba tayo doon? Ganun din naman kay circular. Sige, para makita nyo siya. For example, mag-a-add tayo dito. Radius. Maganda to, guys, pag gumagawa ka ng mga chart or mga parang optional type of presentation. Ayan. Crop picture, yun na yun. Tapos eyedropper, kinukuha niya lang kulay, smart select. Ngayon, ito yung design tool, guys. So, under iSlide, makikita natin dito sa ribbon niya yung design tool. Ito yung mga yun. So, very useful dito kasi nandito na yung alignment, sizing, tapos yung dock, rotation, text box, andito na lahat, no, makikita natin. Ito yung kinagustuhan ko sa iSlide, yung theme. Mag-try tayo ng theme, guys.
So when using iSlide, guys, may part na hindi mo kailangan ng connection, tapos may part din na kailangan mo ng connection kasi you have to download some pictures. Ngayon, itong mga pictures na to is direct na din na download dito sa PowerPoint natin. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng browser, ng Google Chrome, ng Firefox para mag-download ng pictures and then i-import mo sa PowerPoint. So as you can see, guys, ganun siya kabilis, ganun siya kadali dito sa iSlide. Meron tayong simple theme. Ngayon, ito yung gusto ko kay iSlide. Meron silang tinatawag na color library. Ito naman, guys, ito yung desire color na gusto mo sa presentation mo. For example, ito, apply to all slide natin. Ayan, nakita nyo nag-iba yung background ng mismong theme. Yun ang kinaganda kay iSlide kasi you can pick any color theme na gusto mo. So, ayan, nag-iiba-iba yung background nila and yung ibang part ng theme. No? Yun ang maganda sa kanya. And one thing pa doon, you can edit each text na lumalabas dito. Project in computer. iSlide presentation. And then, ang sinasabi ko sa inyo, guys, meron pa tayong iba pang mga options dito like diagram library. Yan. Ang gaganda ng mga sample nila dito, no, na you can downloadable talaga siya. Kung mapapansin nyo, wala siyang picture dito, guys. Ito ituturo ko sa inyo. Gawa tayo ulit na bagong slide. Ito pa yung nagustuhan ko kay iSlide kasi meron silang pinoprovide na icon, pictures, and vector na hindi mo basta-basta makikita sa browser or i-google mo man lang. Insert tayo ng icon. Ayan. Ganun lang kadali mag-insert ng icons. Okay? Hindi ka napupunta ng browser. Tapos, pictures. O, kunwari, gaming ka. Game. Ito, maganda to. Then, adjust. Tapos, try natin yung vector. Vector, guys, ito naman yung clean type na picture, tapos transparent background. Ayan. So, hindi mo na kailangan pa maghanap pa sa browser ng kung ano nung pictures. So, ganun lang kadali mag-import ng mga icons, pictures, and vector. Ito, try natin mag-insert ng picture dito. Copy natin to. Right-click, format, clipboard. Ayan. So, meron na tayong picture, guys. Ngayon, meron akong gustong type ng effect. Under vector, ink. Tapos, eto, subukan natin to. Format shape. Tapos, picture and then clipboard. Ayan. Boom! Ang galing, no? Ang ganda ng ang ganda ng ganitong effect, guys, na ang dali lang gawin. In the matter of ilang steps lang, makakagawa ka ng ganitong klaseng effect using iSlide, syempre. Tapos, mag-insert lang tayo ng text dito. Gaming generation. Okay, ganun lang kadaling gamitin si iSlide. Ngayon, kung gusto mo siyang subukan, gusto mo siyang itry, meron tayong 7 days free premium trial, no? Para masubukan mo siya, kung okay ba siya sa'yo, kung okay yung flow niya pagdating sa presentation. So, gagawin mo lang, guys. Dyan sa baba, meron akong nilagay na link dyan. Click nyo yan and then ilagay mo lang yung email mo, tapos may marireceive ka na separate account and password. Ngayon, yun yung gagamitin mo sa iSlide. Tapos, ida-download mo lang siya. Nandiyan din sa baba sa description yung kanilang link. Pagka-download mo ng iSlide, automatic mapupunta na siya sa inyong MS PowerPoint or WPS PowerPoint. Makikita mo na siya agad dito. Tapos, under iSlide, click mo to. Tapos, user account. And then, yun na. Mag-a-login ka na doon, no? Using doon sa pinurovide nila or sinend nila sa'yo through email. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong itong video na ito, ha? Kung kayo estudyante, hello sa mga nilalang out there na estudyante, subukan nyo to. Napaka-effective to and napakabilis lang gamitin. Kung gusto pa makita ng ganitong klaseng tutorial, ha? Pinapayo ko na sa iyo, kaibigan. Yes! Wow you! Mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Hanggang sa muli nating
pagkikita. Nice suit!